Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito uli ako. Excited ako ngayon kasi ang pag-uusapan natin sa ngayon o yung gusto kong ikwento sa inyo ngayon ay tungkol sa childhood memories. Lahat po tayo may mga alaala ng mga bata pa tayo. May mga kapatid tayo, tapos part sa pagiging magkapatid mula nung bata hanggang lumaki may mga konting diperensyahan, pero in the end, blood is always thicker than water. Di po ba? Magkakapatid pa rin. Kami pong magkakapatid ay tatlo lang. Yung ate ko, tapos after 1 year nang anak si mama, ako naman. So isang taon lang pagitan namin. After 5 years nang anak uli si mama, yung kapatid ko naman na lalaki si Don. Magkakasama kami palagi ni ate. Kaming palagi yung laging magkasama kasi nga halos magkaedad kami. Si Don, laging nasa laylayan ni Mama kasi bunso tapos solo lalaki. Pero nung nakawala na siya kay Mama, yun naman. Parang naging ala Robin Padilla na. Pero mabait si Don. Ano po ba yung madalas na pinag-aawayan ng mga magkakapatid kapag bata pa? Pagkain ba? Damit ba? Trabahong bahay? Ako ang naalala ko, kami ni ate laging nagkakagalit sa mga trabahong bahay. Tamad yata talaga kami kasi ako kaya nga hindi ako natutong magluto sa Pilipinas kasi may katamaran talaga ako noon. Maisip ko pa lang na magbabalat ng sibuyas, tinatamad na ako. Ay nako, ang buhay nga naman. Pero ngayon po gusto kong magkwento sa inyo ng mga ilang happy ano parang happy nakakatawang experience naming magkakapatid ng mga bata pa kami memories. Meron akong ilang naalalang mga nakakatuwang kwento sa aming magkakapatid. Yung una, kung gusto ikwento sa inyo, yung ipis sa sapatos. Kasi kami ni ating halos isang taon lang yung pagitan namin. Yung mga pinagliitan namin, sapatos, kung pwede kayo doon, binibigay namin. May rubber shoes na binili si Papa sa amin. Yung swelas parang plastic makapal tapos matigas hindi nakasya sa amin ni ate kaya ibibigay namin kay Don matagal siyang nakatago so nung nilabas namin sabi namin Don sukat mo to at baka kasya sa iyo gamitin mo di si Don naman nakatayo si ate nakalon ipapasok niya yung paa ni Don doon sa sapatos yun pala yung loob ng sapat loob ng sapatos mayroong i may ipis Taranta si Don, sipa ng sipa. Eh, nakalun si ate, nakatapat sa kanya. Nasipa niya si ate. Grabe, yung uso. yung uso ni ate, dumugo. Grabe, tawa namin. Nun, hindi namin alam kung matatawa kayo, magagalit kayo doon dahil sinipa niya si ate sa sa uso. Iyak si ate. Tapos yun, pag naalala namin ngayon, tawang-tawa pa rin kami. Lalo yung facial expression ni ate. ni ate at ni Donda nung nasipa siya sa nguso. Yun po yung isang nakakatawang memory namin, memories namin magkapatid. Meron pang isang nakakatawa yung paghugas ng plato. Sobrang tamad kaming maghugas ng plato ni ate. Ang ginawa gusto para malaman kung sino maghugas ng plato, nagpalabunutan kami. Palabunutan si mama, si ate, saka ako kasi kami yung tatlong babae sa bahay. Palabunutan. Isa hugas plato, yung isa linis bahay, yung isa si sitting pretty. Kami ni mama na nag-suggest na magpalabunutan na lang kami yung natalo kasi si mama yung nanalo ng linis, si mama yung nakabunot ng linis bahay, ako yung nakabunot ng hugas plato. si ate yung nakabunot ng sitting pretty. Kaya sabi niya, o paano yan? Maghapon, wala akong gagawin. Nakasitting pretty talaga siya maghapon. Grabe, grabing kulit namin ng mga bata pa kami. May isang kwento para kay ate na nakakatuwa. Bata pa kami kasi small size talaga kami. Petite. Merong Marie Biscuit na lata. Square siya, di ba? Walang laman. Eh si ate, malikot. Umupo siya doon. Nung umupo siya, hindi na siya matanggal. Yung pet niya, nakastick na doon, nakastack na doon sa lata ng biskwit. Natarantas na si Papa. Hindi niya alam paano na ilalabas yung anak niya doon sa lata ng biskwit.
Yung fit nandun na, ang ginawa ni Papa, tumakbo doon sa tabing talyer, nang hiram ng pangkat, pangputol ng lata. Kaya yun, nakalabas si ate doon sa lata ng biskuit. Ganun siya. Pero si ate kasi, ano, nung bata pa, ano, matalino siya. Naging valedictorian pa siya sa eskwela dahil matalino talaga siya. Hindi ko alam kung kaya kong kung kaya ko nang ikwento to kasi baka i-block ako ni Dondo. Pero 'di ba, nung bata pa tayo, meron tayo mga funny experience, embarrassing experience. Embarrassing moment talaga. Ako naalala ko yung embarrassing moment ko grade 4 ako. Naglalaro kami ng skipping rope kasama yung teacher namin. Tapos kami magkakaklase, madaming bata. Sa sobrang tuwa ako, nakaihi ako sa harap nila. Sobrang umagos talaga yung ihi. Hiyang-hiya ako, yung feeling ko nun, gusto kong bumukas na yung lupa, kainin na lang ako kasi sobrang hiya ako. Pero thankful ako dun sa teacher ko, si Mrs. Galvan, kasi tinulungan niya ako. Dinala niya ako sa toilet, tinulungan niya akong maglinis. Yun. Pero hindi ako nakadumi sa hindi ako nakadumi sa school. Oh, may ganong experience si ate sa kasi doon. Ayun, nilalaglag ko na yung mga kapatid ko. Grade 1 si Don Don, grade 5 si ate, grade 4 ako. Sa classroom ni ate, tahimik. Biglang may sumulpot na bata galing sa classroom nila Don Don. Ang sabi, ma'am, pinapatawag po ni Mrs. Palamiano si Delia San Jose. Ate ko, napabalikwas, bakit siya pinapatawag emergency? Nipunta naman si ate sa classroom ng kapatid ko ni Don. Yun pala kasi si Don, pasintabi sa mga kumakain na nakadumi sa salawa. Hindi, kasi nung panahon na yun, may feeding sa school. Nagluluto ang mga teacher, feeding. Ano yun eh, parang program niya, ng First Lady Imelda Marcos that time. May feeding, nagpapakain ng champorado sa umaga, kaya sopas, lugaw. Meron yatang nakain si Dunun na hindi niya gusto. Ayun, nasira yung tiyan niya. Nakadumi siya sa salaw. Kaya yun, imbis na hindi pa kami uuwi, pinauwi na kami mag... Pati ako na damay. Pinauwi na kami ng mga teacher, uwi na kayo, linisan niyo yung kapatid niyo sa bahay. Maglalakad kami mga 10 minutes pa uwi ng bahay, galing si eskwelan, si Don Don, dahan-dahan maglakad. Si ate, gustong-gusto, makauwi na kami agad, pinapalakad niya ng mabilis. Ayaw ni Don, ang sikap, ayaw ko, malalaglag! Si ate, kala mo, nagpapatakbo ng kabayo, lakad! Grabe, pag naalala ko, natatawa talaga ako. Pero nakauwi kami ng maayos. Pagdating namin sa bahay, si mama, imbis na matawa, naawa sa anak niya. Ay, si Don, nakadumi. Nilinisan namin si Don Don. Pero kaming magkakapatid, meron kami mga diferensyahan. Pero hanggang ngayon, mabait kami sa isa't isa. May mga away. Kami ni ate, pag nag-away, akala mo si Gretchen at Claudine. Nag-aaway kaya sin away. Strong personality si ate. Ako, ganun din yata. Kasi may time na talagang lumalaban din ako. Pero ngayon, may mga pamilya na kami. Diba? Nagmamalasakitan na kami sa isa't isa. Lalong-lalo na ngayon, wala na si Papa. Kami-kami na lang. May isa pa akong gustong ikwento sa inyo na nakakatawa yung si ate. Saka ako. May nawawala. Kasi may... Excuse me. Mahilig kami maghiraman ng damit. Si ate, sinusuot niya yung mga damit ko, hindi nagpapaalam. Ako rin ganun din sa kanya, pag gusto ko yung damit niya, sinusuot ko. May nawawala akong underwear. May nawawala akong panty, underwear. Hindi ko alam kung nasaan. Pinagbintangan ko siya. Sabi ko, siguro sinuot ni ate. Pinuntaan ko si ate, kinuha mo yung underwear ko, no? Suot-suot mo, no? Sabi niya, hindi! Hindi talaga. Sabi ko, eh, ba't wala na sa lalagyan ko? Sabi niya, wala-wala sa akin. Ewan ko, sabi ko, hindi ko alam kung nasaan. Patingin nga, binuksan ni ate yung palda niya, ganun, palpakita sa akin yung underwear, na hindi, yung underwear ko, na hindi niya talaga suot-suot. Pagbukas niya ganun, na-surprise kami, kasi may period na pala siya. That's her first period.
Yun, di ba? Parang pag naalala ko ngayon, parang nakaka-touch mga ganong moments, yung first period, mga ganon. Doon namin nalaman na may first period niya siya kasi pinagbibintangan ko siya. Lumaki na po kami, nag-teenager kami, ano, sa Bagong Silang kami, ako naging teenager sa Caloocan. Tapos si Papa meron noong inassemble na owner type jeep. Hindi pa tapos. Isa pa lang yung upuan. Eh kami magkakapatid talagang minsan wild. Ano, hindi naman wild. Yung carefree kami. Wala kaming pakialam. Basta gusto namin gawin, gagawin namin. Isa pa lang yung upuan ng owner type ni Papa. Hindi pa tapos. Itinakas namin. Kaming tatlo. Dinala namin sa Nueva Ecija. Si Dondon yung nagdra-drive. Tapos si ate, nilagyan lang ni Dondon ng kalahating kabangbigas dun sa unahan. Doon kaming dalawa ni ate nakaupo sa isang kabangbigas. O grabe, joyride kaming magkapatid hanggang Nueva Ecija. From Manila to Nueva Ecija. Pumunta kami sa Papaya, sa General Tino. May mga kaibigan kami doon. Doon kami nagstay. Tapos, nakakatawa, nasa Bulacan kami. Yung palayan na gano'n, eh, ako maiihiin yata talaga ako. Doon, tabi mo yung owner, iihi ako, sabi ko. Itinabi ni doon sa tabi ng daan, pinaihi nila ako doon, umiihi ako. Di ba, nakakatawa pag naalala ko yun. Ano po, kami pong magkakapatid, eh, close pa rin kami. Ano po, kahit malayo ako dito, nagme-message ako sa kanila. Sila masyadong busy sa buhay, kaya yun, minsan hindi na nila ako nami-message sa ngayon. Pero hindi yun dahilan para ano, sasamaan loob ko. Minsan nakakasama na loob na hindi ka naalala, pero sa ngayon po nare-realize ko na may kanya-kanya ng buhay, bang may mga pamilya nang dapat asikasuhin. Ako rin dito, ano po. Pero ang nakakatawa kasi kapag bata pa tayo, marami tayong may experience na pag malaki na tayo, nagkapamilya na tayo, pag naaalala natin, parang yun yung moments na nagiging papalapit lalo sa kalooban natin para sa kapatid natin, sa pamilya natin, di po ba? Ano, malayo na po ako sa kanila, dito ako sa Netherlands, sila nasa Pilipinas. Minsan miss na miss ko yung mga ganong moments, yung kwentuhan, yung tawanan, ano po. Pero talagang ganon, hindi habang panahon na magkakasama ang mga kapatid, nagkakahiwa-hiwalay dahil sa nagkakapamilya na, ano po. Kayo po ba, anong mga happy moments ninyo, memorable moments ninyo kasama ng mga kapatid ninyo, ano, marami din siguro, ano, nakakatawa po kasi sa ngayon, wala na si Papa, kami na lang magkakapatid sa kasi Mama. Kapag nagkwekwentuhan kami, laging topic pa rin namin yung mga pangyayari ng mga bata pa kami. Ano po. Yan lang po yung gusto kong ikwento sa inyo. Natawa ba kayo? Siguro natawa kayo. Pero ako po, nakakatawa na nakakatawa. Nostalgic. Ah, nostalgia. Ano, parang nahihirinan ako pag naalala ko yung mga nangyayari na gano'n. Ano, naalala ko pa ito si Dondon, last night ito ah, si Dondon, nagalit yan sa amin noon kasi kala namin, bata pa siya, nasa Bagong Silang kami. Eh yung bahay namin malapit sa terminal ng Pascual, yung bus sa Nueva Liches. Nawawala siya sa umaga, akala namin, naglalaro lang siya. Yung pala, nililinis niya, winawalis niya yung mga bus ng Pascual. May nakakita na kaibigan namin, nag-report kay Papa. Hindi naman nagalit si Papa. Kaya lang, ang gusto sana ni Papa noon, magtapos ng pag-aaral. Ano po? Yun ang gusto sana ni Papa noon. Magtapos ng pag-aaral mabuti. Kaya lang talagang yung mga bata may ibang interes sa buhay. Hindi naman natin mapipersa yung mga anak natin kung ano yung gusto natin, di po ba? As long as nandiyan lang tayo para suportahan sila. Thank you po sa panonood ninyo at salamat muli. Happy weekend. Weekend na po ngayon at sa susunod na linggo, dito sa Netherlands, lockdown uli kaya hindi kami masyadong nakakalabas na naman. Dito lang muna ako sa bahay mag-vlog. Iisip pa rin ako ng mga topic na talagang panonoodin naman ninyo. Maraming salamat po at happy ako today. I'm happy today. Thank you very much and see you again tomorrow. Bye-bye!